They really wake you up. Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Main Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa bagong video na i-upload ko. Salamat po sa panonood sa video na to. Welcome back to my second YouTube channel. Napakaganda po ng bagong pag-uusapan natin, mga Kaldab, yung video na napanood ninyo. Pero bago tayo pumunta dyan, mga Kaldab, pag-usapan po muna natin ang mga naging komento ng mga taong nakapanood sa video natin. Alam nyo, mga Kaldab, bali, ang pinupunto po nila, parang sinisisi po nila yung mga nagpo-post kila Mengay at Tisoy sa Bulacan. Ano naman po ba kasalanan ng mga taong nagpo-post? Hindi po ba? Kasalanan po ba nila na makita nila si Tisoy at si Mengay? Tapos sasabihin nila sa social media. Siyempre, sinasabi po nila yun dahil nakikita nila. At tagaroon po sila. Hindi po ba? Halimbawa, mga Kaldab, gagawa po ako ng isang senaryo. Nakita ko po si Alden Richards at si Main Mendoza malapit po o dito sa lugar namin. Siyempre, ipopost ko po siya na nakita ko si Main Mendoza at si Alden na magkasama. Pero walang picture dahil hindi nga po nakunan. O makunan man, nakatalikod na. Hindi naman yan, mga Kaaldab, na sinasabi natin madali mong makunan. Napagkat tinawag mo at magpapapicture, lalong hindi mapopost. Dahil sasabihin nila, pwede magpapicture pero wag mong ipost sa social media. Hindi po ba? Hindi mabuti na pong picture mo sa likod. At least, maipopost mo siya sa social media na talagang legit siya. Hindi po ba? Na nakita mo. Kaya, paano nyo sasabihin, mga Kaaldab, na sinungaling po yung mga nagpo-post sa taga Bulacan? Taga ron sila, malapit sila sa pamilya Mendoza at may bahay naman po talaga si Tisoy sa Bulacan na bagong gawa lang po sa likod ng bahay ng pamilya Mendoza. Hindi po ba? Kaya nga nakaka, well, syempre parang galit nga po sila, mga Kaaldab, dahil sa dami po nang naglalabasan ngayon, masasabi natin, mga Kaaldab, na talong-talo na po sila. Kaya ang ginagawa lang po nila ay harassment, kumbaga. Hinaharas na lang po nila yung mga taong nagpo-post para kila Mengay at Tisoy na wag na siyang ituloy. Hindi po ba? Parang pinararamdam nila na alam nyo, ganito ang mangyayari sa inyo kapag ka nag-post pa uli kayo kila Mengay at Tisoy, ibabas namin kayo, sasabihin namin sinungaling kayo, hindi po ba? Parang ganun po ang pinalalabas ng mga army para kumbaga tumahimik na at tumigil na sa pagpo-post po ng mga picture na magpapakita at magpapatunay na si Tisoy, mga Kaaldab, nasa Bulacan. Yung parang yung po ang gusto nilang palabasin. Hindi po ba? Well, comment na lang po kayo, mga Kaaldab, kung sang-ayon po kayo sa mga ina-update ko. Alam nyo, mga Kaaldab, base na rin po yan sa social media, base na rin po yan sa mga comment na pinagsasama-sama po natin. Hindi lang naman po isang account yan. Napakarami po yan, lalo na po kapag ka nagbabiral na siya, na marami na pong nagko-comment. Ibig sabihin noon, mga Kaaldab, marami na nakakita. Bihira lang siya sa share eh. Hindi siya katulad ng Mr. Quarantine na kapag ka nag-post sa Twitter, Instagram, Facebook, madali siyang kumakalat. Gaya nga po ng sinasabi ko sa inyo, 4,000 likes, 100,000 share, di po ba? Samantalang wala namang hindi naman kapanipaniwala na pinatong lang po yung ulo. Pagkatapos maraming nag-like, maraming nag-share, hindi po ba?
yun po yung pinupunto natin. Well, punta na po tayo na kung saan, mga kaaldab, eh kikiligin po kayo yung video, mga kaaldab, na napanood nyo. Marami pong komento na inabutan natin. Sabi po nila, Mr. Destiny, napanood mo na ba yung video na kumakalat ngayon sa Twitter, Instagram, Facebook na pinost ni Pisoy na may batang naglalaro doon sa aso niya? Well, alam nyo naman po na aso talaga ni Alden Richards yun. Pero syempre, hindi po tayo, kumbaga, napakakit lang po ng bata. Yun lang po masasabi ko, mga kaaldab. Kasi baka sabihin nyo, kung Mr. Destiny, ayaw mo naman direktang sabihin ba, natatakot ka lang ibas. Hindi, mga kaaldab. Kasi alam na naman po nila na true-blooded tayo. Kaya nga po, hindi na tayo magsasalita kasi nagdudurog na po sila. Kumbaga, bahala na po kayo magkomento. Ang sa akin lang, mga kaaldab, eh sobrang cute po ng bata sa video, hindi po ba? Na talagang, bakit ganyan na po? O ganyan kasweet din ang aso ni Pisoy sa kanya? Ang ibig sabihin lang yan, mga kaaldab, eh matagal na po yung cute na baby, cute na bata na yan, o cute na baby. Hindi po ba? Kasi hindi mo, kumbaga, pagkabaguhan ka pa lang at nakita mo yung aso, anong unang expression nyo, mga kaaldab? Well, comment po kayo dyan. Pero ang sa akin, una, mga kaaldab, matatakot ako. Siyempre, ang laki niyan. Hindi po ba? Karamihan po ng bata, lalo na po pag nakakita ng ganyang kalaking aso, eh matatakot na. Diyan, mga kaaldab, sa video na napapanood ninyo, eh halatang halata na, na mukhang diyan na nakatira. Well, hindi ko po sinasabing anak yan ni Pisoy o anak yan ni Menga, ya? Ang sa akin lang, eh mukhang alam na, hindi po ba? Marami na naman po kasi magko-comment sa akin na hindi naman yan, Mr. Destiny, gumagawa ka na naman ng issue. Well, ang simpleng tanong lang at simpleng paliwanag, hindi po ba? Matagal na po talaga siguro yung batang makulit na yan. Kasi kilalang kilala na siya ng aso eh, hindi po ba? Na mas nilalaro pa po siya. At alam naman po natin, nakikita naman po ng lahat pag nagpupus yan si Pisoy, eh yakap-yakap yung aso na yan. Anong pagkakaiba ng dalawa? Hindi po ba? Kasi kung hindi po talaga totally na masasabi po natin na yan po yung anak ni Pisoy, eh ni Menggay, eh kayo na po bahala umusga. Hindi po ba? Ang sa akin lang, mga kaaldab, eh nagtataka lang po talaga ako sa bagong post ni Pisoy. Maraming nabigla, maraming nag-comment, at siyempre hinihingi po nila ang panig ko. Gaya nga po ng sinabi ko sa inyo, mga kaaldab, Mr. Destiny, magkomento ka naman sa lumalabas ngayong batang makulit sa loob mismo ng bahay ng pamilya ni Alden Richards. Pero ang sa akin lang, mga kaaldab, mahirap po nga magsalita dahil alam nyo naman po na true-blooded Aldab Nation tayo. Ang sa akin lang, mga kaaldab, para mapatunayang si Baby Teo yan, eh kayo na po humusga. Pero isa lang po masasabi natin, mga kaaldab, yung batang yan, eh kumbaga malapit na sa aso ni Pisoy. Ang ibig sabihin lang, mga kaaldab, hindi lang isang beses niyakap, malamang marami na po, hindi po ba? Gaya po ng sinabi ko sa inyo sa isang senaryo na kapag nakakita ka ng aso at napakalaki, hindi po ba? Lalapitan ba ng bata o matatakot siya? Well, kayo na po sumagot kung ano po yung napakagandang sagot sa mga katanungan ninyo. Alam nyo, mga kaaldab, gustong-gusto kong sagutin. Kaya lang, syempre, for the sake of the fans at sa mga tao, paring, eh, sila na po bahala humusga. Hindi po ba? Kung si batang makulit nga po yan o hindi. Pero isa lang po masasabi ko, mga kaaldab, marami na pong endorsement siguro ang nag-aabang dyan. O kaya'y sisikat ng sisikat yan.
dahil sa napanood nila, eh baka mag-request ng gumawa ng TV commercial. Well, lang sa akin lang, mga kaalda, baka lang. Wala po tayong sinasabing meron. Ang sa akin lang, eh baka, dahil nga po, sobrang sikat. Sobrang sikat na po talaga at pinag-uusapan na siya sa social media. Kaya kayo na po bahala mag-komento ninto, mga kaaldab. Ang sa akin lang po, for sure, sigurado ako 101%. Matagal na po yung batang makulit na yan. Kumbaga, close na siya ng aso ni Tisoy. Hanggang dito na lang po ang aking latest updates. Kaya pakishare po ang video natin, mga kaaldab, sa mga mamis, sa mga senior, sa mga taong nagmamahal kila Menggay at kay Tisoy. Hanggang sa muli, salamat sa panonood at pakikinig.